konsensya na kayo, namamouse medyo ako eh. Kaya, eto. Okay. Ayan, bago ko po. Okay. Ayan, magpapakilala muna po ako. Ako po si Paulina Ramos. Bali, 25 years na rin pong OFW dito sa Romita din. Bali, sister ko po si Mentor Jasmine. At nandyan po yung tatay namin. Ako po yung aking dalawang anak. Nandito rin po sila sa Roma. Kasama ko rin po sila dito sa Roma. Ayan nga po. Ayan. Ayan ang mga, ayun po ang ginagawa namin nung pagka-day off. Siyempre pagka ano, lagi kami lumalabas. Pasyal dito, pasyal doon. Yan ang travel namin nung dati. Coliseo. Ayan na. Piazza Venezia. Ayan o. Coliseo. Tivoli. Ayan. Yan ang travel namin dati. Oh. Ayan, nandito rin si Mentor Mary. So, din natin kasama. Ayan. Kwento na po sa inyo yung nangyari sa akin. Bali, ito po, April 2019. Bali, ngayong April po, 4 na taon. Nangyari sa akin. Bali, ang pinag-umpisan po niya, lagi po akong may lagnat. Lagi akong, sa umaga, okay, nakakapasok ako sa trabaho. Pero sa hapon, pagdating ko sa bahay, bagsak talaga ang katawan ko. Hindi na ako nakakapagluto ng hapunan. Diretso talaga sa higaan. Ang lagnat ko, tumataas 38, 39. Yan, laging ganyan. Kinabukasan, siyempre pag gano'n, iinom ko ng gamot, mawawala yan. Kinabukasan, papasok ko sa trabaho. Yun na routine ko noon. Ngayon, mga ilang araw, siyempre, hindi na ako makatik. Sabi ko, lagi na lang, takipirina, ganyan. Nagpunta ko ng doktor, niresetahan ako ng antibiotic. Yes, antibiotic. Kasi sumakit na rin yung gola ko, yung lalamunan ko. Nagkaroon na rin siya yung plaque, yung mga puti-puti sa ano. Ngayon, siyempre, sabi sa akin ng doktor noon, mag-take ako hanggang 10 days ng Aumentin. Antibiotic. Yes, antibiotic. Ngayon, sabi ko, imposible sa antibiotic sa tabang ng Aumentin. Yes. Dapat mga 3 days pa lang, may pagbabago na. Pero walang pagbabago. As in talagang ang lagnat ko, ganun pa rin. Wala talaga. As in umiinom lang ako. Parang sabi ko, parang may something na hindi okay sa sarili ko. Ayun, nakonfine nga ako noon. Pumunta ako ng Brontus Orso. Yun pala, ang hemoglobin ko, 6.3 na. Mababa. Nakonfine na ako noon. Hindi na ako pinauwi ng bahay. Kapag ko sa, doon ako sa ano, sa San Robertine na malapit sa amin, hindi na ako pinauwi sa bahay. Inilipat na nila ako sa San Camilo. Tinaransfer na ako ng ambulansya. Kaya dinala ako, dinala ng mga gamit ko, ng kapatid ko. Dinala na lang nila sa akin doon. Then, ayan po ang nangyari sa akin. Yan po ang sitwasyon ko noon. Limpoma. Iyan po ang nangyari sa akin. Bali, isang linggo po, din ako sa ICU dyan. Yes po. Ang ano po dito, nung mapasok na po ako sa San Camilo, araw-araw po nila akong pinakuna ng dugo. Para po talagang imonitor nila kung ano talaga, kung anong meron sa katawan ko. Dahil ang nararamdaman ko lang talaga, lagnat lang eh. Tapos yung gola ko naman, nung mapasok na ako sa, ano, sa hospital, binigyan nila ako ng ibang antibiotic. Medyo nag-iba na yung gola ko, yung lalamunan ko. Kaya ngayon, habang araw-araw, alam nyo, tumagal ako dito ng 2 buwan sa hospital. Straight po yun. Yes, straight. Pero ang ano po, kagalingan lang din po sa ano, sa akin noon. Habang nasa hospital ako, palibasa po, isolated ako. Kaya lang, open yung kwarto. Siyempre, pag magtitimta rin ako ng party doon, pumupunta ako sa banyo. Kasi baka mamaya biglang paso. Biglang paso ka
doktor, sabi, ano yan? Oh, yes! Talagang inano ko po yun, sa banyo, pumapasok po ako ng banyo para doon ako mag-take. Pero before siya nasa... Ayan pa rin yung atis sa akin. Habang... Doko, yung kunan nga po ako, siyempre dito ng lugo araw-araw, na nabagana ko nga po yung mga kamay ko. Dito na po nila ako nilagyan. Ayan po, talagang makikita po natin na talagang diyan po nila ako pinukuna ng dugo, diyan nila ako nilalagyan ng mga gamot, lahat po ng ano, diyan nila pinapadaan. Diyan po sa nakalagay niya sa may leg ko. Tapos nagkaroon po ako din ng, ang masama rin po sa akin, nung nasa ospital ako, nagkaroon ako ng pulmon. Kaya napasok ako ng ICU. Nakaya po ko. Yes po, ayan. Pero mentor, may tanong po ako. Yes. Before po, nagkaganon, hindi ka pa po gumagamit ng baramit. Ano po? Gumagamit ka na ng baramit before mo na-discover na ganun. Hindi po. Noon po, sa totoo lang, ang kapatid ko po, member na siya. Binibigyan niya po ako. Kaya lang ang mindset ko po nun, mahal, namamahalan ako. Okay. Yun po ako dati. Pero, sabi ko, gumagamit ako kung kailan ko gusto. O kaya pag binigyan ako ng kapatid ko, ginagamit ko kasi napapahiya ako sa kapatid ko. Yun po ang nangyari sa akin. Pero, nung nasa ospital na nga po ako, nadinalhan niya na ako, sabi niya sa akin, ayan, gamitin mo yan. Wala namang mawawala sa iyo kung gagamitin mo yan. Talagang ako po, tinulungan ko rin yung sarili ko. Kasi sabi ko, yung anak ko, bata, pakin silang yung aking bunso. E tapos, siyempre, single mother nga po ako. Sabi ko, paano na yung dalawang anak ko? Kaya nga po nung mga time na yan, nung ipasok ako sa ICU, ipinatawag ng mga doktor yung aking mga kapatid. Sabi daw ng doktor, miracle na lang kailangan ko. Wow. Yun ang sabi sa... Yes. Yun po ang sabi ng mga doktor sa mga kapatid ko. Pero hindi nila sinabi sa akin. Kaya pala noon, nung nagtataka ako sa kanila, kasi noon habang nasa ICU ko, tamang pwede akong gumamit ng cellphone. Bibihira sa ICU na pwede kang gumamit ng electronics eh. Mm-hmm. Ako nung time na yun, pwede akong gumamit, allowed sa akin ang gumamit ng cellphone. Kaya ako hindi rin ako pinanghinaan ng loob. Kaya pala pagkakaalis nila ng dalaw sa akin, siyempre ang dalaw kung mga nasa bintana na sila. Pagkakaalis nila, di siyempre pagtatatawagan ko sila. Yung pala, habang umuwi sila, nag-iiyakan na sila. Kasi nga hindi nila matanggap yung sinabi ng doktor sa kanila. Kaya pala sabi nila, oh ayan, huwag ka maingay, tumatawag ka, mama mo, sabi nga ng nanay ko doon sa anak ko. Eh, siyempre, nag-iiyakan sila. Di ngayon, wala akong alam na gano'n ang kanilang style. Nalaman ko na lang ito nung magaling na akong paglabas ng hospital. Sabi ka, may mga artista pala. Ayan, sige, talaga lang po. Ngayon, di, ang maganda nga po, nung nasa hospital ako, nung gumagamit na ako ng Barley, araw-araw ko po yung ginagamit. Na kahit sabihin ng doktor na fasting ako kasi CT scan ako, kukunan ako ng dugo. Lagi po akong nag-take niya kahit nasabihin fasting or ano. Basta important ni sabi ko, total liquid naman po. Yun ang katwiran ko sa sarili ko. Kailangan ko talagang gumaling. Pero dati hindi ka gumagamit. Nagiging positive minded. Yes, naging positive minded ako. Nung mga kailangan mo na yung sakit. Yes. Nung malaman kong yun ang... Pero nung malaman kong ano, hindi na rin naman nila sinabi sa akin kung anong sakit ko eh. Wala, hindi nila sinabi sa akin. Wala, basta ano kumalang nun sa doktor, sabi ko, Dok, bakit hindi niyo pa po ako pauwin? Okay naman ako, malakas na ako nung ako makalabas ng ICU. Okay ako, kumbaga parang walang masakit sa akin. Pero ano lang nun, sa dugo. Walang masakit sa akin, sabi ko, Dok, pwede niyo na ako siguro pauwin. Kasi malakas naman ako, okay na ako, ganyan. Kasi naka-stay ako doon, inip na rin ako kasi mag-2 months na. Yes, mag-2 months na. Tapos ngayon, siyempre, napagtanungan kong doktor, medyo masungit. Sabi niya sa akin,
alam mo ba kung anong sakit mo? Sabi sa akin ganyan, sabi niya sa akin, cancer sa dugo. Yes, sinabi niya sa akin ganyan. Pero ano ba, hindi ako pinakinaanalog kasi hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ko yung magtatanong siya, yun nagsasabi. Yes, hindi ako naniniwala kasi malakas ang loob ko. Sabi ko, hindi, hindi ako naniniwala doon. Sabi ko, hindi na ano ko sa sarili ko, hindi ako naniniwala. Sabi ko, basta, ano, tapos sabi niya, di, tinanggal na itong nasa leg ko nga, sabi niya, napasok ng bacteria, another antibiotic na naman, another 20 days na naman. Sabi ko, Lord, 20 days na naman po ako din sa hospital, another na naman, sabi ko ganyan. Di ako inong, tuloy-tuloy naman ang pag-inom ko ng barley. Di sabi nga sa akin, pati ng doktor, i-ready nila ako sa chemotherapy. Yan, naka-ready na nila. Kasi yun ang sabi sa akin ng doktor, kiki-chemotherapy ako eh. Kasi nga cancer sa yun ang sabi sa akin. Pero ngayon, noon nilagyan ako niyan, sabi ko, Dok, pang hanggang kailan yan, sabi ko. Ako kasi, nung nasa hospital ako, matanong ako. Hindi ako yung sasabing, tahimik ako na kung ano. Matanong ako, sabi ko, Dok, hanggang kailan yan? Sabi niya, hanggang 8 months. Sabi niya sa akin. Yung sabi ko, inisip ko, sabi ko, malalagas buko. Buko agad ang inisip ko. Sabi ko, hindi, okay lang, hindi naman ako lalabas nun. Yun ang iniisip ko, sabi ko. Kasi lahat ng mga hands yung malalabas sa iyo. Kasi dugo eh. At sabi ko, ang ikikay mo sa akin, siguro yung pinaka-porti na gamot. Kaya sabi ko, at least talagang maano yun, malalagas ang buho ko. The after that naman, ayan na. Yan ang mga naging blood test ko na nung ano, 2019 6.3 nga lang, tapos 2020 is 12.8, then 2021 is ano na, 13.6. Ayan. Tapos ang itong 2022 is ano na, bali 14 siya. Tapos kapapa-analysis ko lang din itong last February, ano na rin siya. Nasa label na lahat siya. Wow. 14. Wow. Yes. 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 Ako yung din nagpapa-analysis ako. At saka ano dati ang control ko sa doktor, dati 6 months. Ngayon ang binigay na sa akin yearly. Yes. Pero, mentor, may tanong po ako. Yes. Noong 2020, bago mo nalalaman na nagiging okay na yung pakiramdam mo, ilang months ka na minkin o ginom ng barley? Mens, start no ako'y nasa hospital pa lang na ako'y nag-take